from Taytay to Mindoro, 6 hours. Yung normal pang lahat, wala pang pandemic. Pero siguro ngayong abnormal, mas mabilis. Ngayong abnormal na ngayong lahat. Mabilis po ba? Mas mabilis siya. Mas mabilis lang traffic. Kasi wala lang traffic. Ang medyo kaanhan lang, papatagal. Dahil may mga protocol, ganyan. Oh. Pero mas, ang hirap huminga talaga. Kaya dapat may pagkain ka lagi. Para kasi accepted yan. Pag may pagkain, syempre makakakain ka. Tatanggalin mo yung mas. Kaya ako lagi may pagkain sa bag. May dadahilan pa. Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. So ayun, papunta kami ng PTEX. Diretso na kami. Just na mag-ano ka sana kami ng mag-commute. Pero nag-grab na lang kami para mas para dire-diretso at hindi kami mahirapan sa mga gamit. Kung makita nyo, ang dami namin gamit. Yan. Super hustle talaga. So tama ang inyong nabasa sa title. Kami ay pupunta ng Mindoro. So samahan nyo kami mga katupa sa aming pagbiyahe. So dahil nga patuloy pa rin ang pandemic, so susunod tayo sa health protocols. So tayo ay mag-face mask, face shield. Kahit medyo mainit. Medyo mainit. So yan mga katupa, magkita-kita tayo doon sa may PTEX. Pa nasa PTEX na kami at alas 5 pa yung aming biyahe palis ng bus. So maghintay kami dito ng ilang oras pa? 5 oras pa. 5 oras pa. So medyo nakapanghina talaga pag ganitong biyahe mga katupa kasi dami naming dala kung makita nyo. So buti na lang mga katupa mayroong kaming nahiraman dito na stroller. Makapag-vlog pa kami. Kahit ang dami namin bitbe. Ito ay nung New Year pa. Hingi kami ng asin sa Makto. Ayan o. Kasi hindi nakalimutan ito magdala ng asin para sa itlog. So, ayaw kong kumain ng itlog ng walang asin. So, kahit buti na lang katapat namin ay Makto. Ayan o. Hindi kasi yan mahihain siya natin. Round 2. Yeah, round 2. So, pito talaga yung pinalaga kong itlog. Tatlo na lang. Ayo, kasi nakinain ko yung sa kanina sa noodles. Tayo, masarap pala yung fruit salad dapat tumatagal. Actually, January 1, ano date na ngayon? 31 pa yan. 31, ano date na ngayon? January 4. 4 days na siya. Ano ko sa inyo, suggest ko sa inyo, mas patagalin niyo yung handaan. Tapos kainin niyo siya last minute. Tapos huwag niyong ilalagay sa may refrigerator. Gawin na ba yung lasa na talaga? Shoutout nga pala kay Pastor Jerry na mahilig sa itlog. Ito, alam mo ba, kahit pagod na pagod na kami, siya relax lang. Nakatingin lang sa amin, nakaganyan lang. Thanks God kasi maganda yung nasa kaya namin, grab. Para lang kami naman siya. Hello everyone. I want to introduce myself to this vlog. Ako si Erin Loves Lico, si Ate Erin niya. So, galing akong Taytay. Nung nabalitaan niya na ako nasa Taytay, siyempre ginarap niya yung opportunity para may kasabay. Matandaan yung mga katupa yung nakasama ko doon sa may vlog na bumili kami ng gitara. Tapos yung isa ko pang vlog na nagpunta ulit kami ng Santa Cruz. Ito yung honey niya, sasabi ko. Yeah. Grabe, nanonood dyan si Kajemelo. Hi, Han. Remember this place? Wow, napaka-memorable. Memorable talaga sa itong place na to.
normal dati. Anim lang naman. Pag supercut ka. Pero pag ikaw ay hindi nag-supercut, mga dito or wala. From saan yung lugar? Taytay. From Taytay to Mindoro. 6 hours. Yung normal pang lahat, wala pang pandemic. Pero siguro ngayong abnormal, mas mabilis. Ngayong abnormal na mag lahat. Mas mabilis ko ba? Mas mabilis siya. Mas mabilis lang traffic. Kasi wala na traffic. Ang medyo kaanhan lang, papatagal. Dahil may mga protocol. May requirements kasama yon. Pero mas, ang hirap humiga talaga. Kaya dapat may pagkain ka lagi. Para yun yung ano. Yun yung pampakunwari lang na ano. Yeah. Para kasi accepted yan, pag may pagkain, syempre makakakain ka. Tatanggalin mo yung mas. Kaya ako lagi may pagkain sa bag. May ganun yung pagkain. For me lang yun, for me. Pero sa inyo, syempre ito pa rin yung protocol. Mas maganda na sumunod sa ties sa ating health protocol. Pero syempre mga kapatid, kailangan totoong kakain kayo or kumakain. Oo, para totoo talaga. Ako talaga totoo nakain, kahit nga ganito ko din. Sige mga katupa, i-update ko kayo kapag sasakay na kami. Pag sasakay na kami ng bus at kapag nasa bus na kami. Kasi hindi kami makakapag-vlog kasi dami namin dada. Ay mga katupa, mamaya na ulit. Magulat kayo mga katupa. Yan po si Dennis Trillo. So ayan mga katupa, nandito na kami sa Mindoro. Actually, dalawang araw na ang nakalipas. Simulan makarating kami dito. Hindi ko na i-vlog nung gabi na dumating kami kasi pagod na masyado. Kaya makita nyo sa paligid at nakita nyo kanina yung aking binidyo. Yan yon. Yung Chatofay Subdivision. Dito yon sa Calapan City, Mindoro. Okay, interviewin natin yung mga batang ito. Mga batang vlogger yan. Ayan, mga katupa. Ano pangalan mo sa YouTube? Wake Up Art. O, subscribe nyo daw mga katupa. Lagi niyang nangungulit sa akin na i-subscribe. Yun yung Wake Up Art. Yung isa naman, kapatid dyan, mga vlogger na, mga bata pa. Anong channel mo? Subscribe. Joy Ashley Lico. Okay, Joy Ashley. So yun mga katupay, subscribe ninyo yung mga batang to kasi tagal lang sinasabi nila mag-subscribe. At ito naman, subscriber natin. Ah, wala po ako, bad trip. So mga katupa, kung para sa inyong alaman, dito sa Mindoro ay sobrang init. Talagang kapag maitim ka, puputi ka dito. Kapag maputi ka, iitim ka dito. So yun mga katupa, hintay nyo yung part 2 ng video na to. Dahil may pupuntahan kaming beach daw. Para nga pala sa inyong kalaman, inulit ko. Pangatlong beses na ako nang makapunta dito sa Mindoro. At mamaya mga katupa, papakita ko sa inyo yung pupuntahan namin. So part 2 yun mga katupa, abangan ninyo sa susunod na video. God bless you mga katupa, all the glory belongs to God.